DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Salapi ang kailangan namin, kundi ang panahon at pagmamahal ninyo at ang inyong paggabay dahil mga magulang namin kayo. Pero bakit pati yun ipinagkakalit ninyo sa amin? Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, lakip ang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Dito pa rin sa ating natatanging dunag, May pangako ang bukas. Ang walang hiyak. Dito pala nagpupunta sa bahay ng suki ko sa isda. Si Sepa palang babae ni Anton. Kaya palang bait-bait sa akin ni Sepa. Lagi akong binibigyan ng maraming isda. Yung pala kinakalantari niyang asawa ko. Umanda ka sa akin pag uwi mo, Anton. Magtutuos tayo! Tama-tama po ang dating ninyo. Handa na pong hapunan natin. Kain na po tayo. Tigilan mo ako, Blessy! Iwan mo ako! Nay, bakit ba kayo nagagalit? Para niyayaya ko lang naman kayong kumain. Ayokong kumain! Hayaan mo ako mag-isa! Kaya umalis ka na! Sa wakas, ate, nabayaran ko rin yung project namin sa school. Mabuti na lang, kumita ako ng medyo maganda sa paglilinis ng mga sasakyan kagabi. Kaya Gusto mo na bang kumain, Jason? Paghahain na kita. Malungkot ka, ate. Napagalitan ka na naman ni nanay, no? Para niyayaya ko lang naman siyang kumain. Sinigawan agad ako. Tiyak, galit na naman siya kay itay. Kaya ikaw na naman ang napagbalingan niya. Wala naman akong kasalanan sa kanya. Eh, ganun naman talaga si nanay eh. Madalas ate, binubuhos yung galit kay itay. Di ka pa ba nasanay? Sasaktan lang ako sa ganung ugali ng nanay natin. Huwag mo na nga silang isipin.
Teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Nawalan kasi ako ng gana nang sigawan ako ni inay. Halika, sabay na tayong kumain. Para ganahan tayong pareho. Jason. Oh, ano yan ate? Sana magbago ng mga magulang natin, ano? Okay lang naman na mahirap tayo. Basta masaya lang ang pamilya natin. Walang iya ka, Anton! Melanie, ano ba? Ba't mo ako binito? Uisip ka! Kadarating ko lang yan pa ay sasalubong mo sa akin. Talagang pinangatawanan mo na magtulong sa bahay na babae mo! Ngayon ka lang umuwi! Peste! Napakasilosa mo! Wala ka namang katibayan! Nang babae ka na noon, pinatawad kita para manatiling buo ang pamilya natin! Bakit inulit mo na naman ngayon? Wala akong babae, gaga! Sino ba yan? Manaloko! Iba! Hindi ka ba talaga titigil sa kabibintang mo? Nakita ang pag-alabangan niyo ni Stefa sa bahay niya! Ana, wala ka nang maitatago sa akin. Walang hiya ka talaga. Tinutulungan na nga kita para mabuhay ang pamilya natin. Ganito pang gagatin mo sa akin. Diba niyo ka? Udas ka! Tumigil ka na! Una! Tama na! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, hindi ka ba maglilinis ng mga sasakyan ngayon, Jason? Di mo na, ate. Total, wala namang pasok ngayon eh. Wala akong pagkakagastusan. Bukas na lang ako pupunta sa car wash ni Ma'am Pidyong. Bakit? May sakit ka ba? Buti nga sana kung sakit lang ng ulo, ate. Inuman mo lang ng gamot, wala na yun. Kaso masakit sa akin, loob ko. Dahil sa ginagawa ni Itay. Oo nga. Kaya pala galit na galit si Inay. Dahil may babae na naman si Itay. At si Alice pa pala na tindera ng isda ang babae niya ngayon. Hindi na nga nila tayo ginagastusan sa pag-aaral. Sinasaktan pa nila ang loob natin. Ewan ko ba, Jason? Parang hindi yata tayo mahalaga sa kanila. Hindi na nila iniisip na napapahiya tayo sa mga tao dahil sa mga nangyayari. Heto na ang kanin at ulam na in-order mo, Marvin. Ay, salamat, Blessie. Nagpunta ako rito kahapon, pero absent ka raw, sabi ni Aling Berta. Ay, oo, may naging problema kasi sa bahay namin. Ganun ba? Kaya pala malungkot ka. Huwag kang mag-alala. Malulutas din ang mga problema mo. Ganun lang naman talaga ang buhay ng tao. Eh. Dumarating ang mga problema, pero umaalis din, lumilipas din. Hindi naman kusang umaalis ang mga problema. Dapat paalisin siya ng tao. At para mangyari yun, dapat kumilos. Pero, paano kung sa halip na kumilos? Lalo pa nilang pinalalala ang problema. Huwag kang umiyak. Baka kung anong isipin ng mga tao. Pasensya ka na. Ang bigat kasi ng loob ko. Naunawaan kita. May awa ang Diyos, Blessie. Huwag mong kalilimutan yan. Hi, mga supe! Bili na kayo ng isdang sariwa. Anong gusto nyo? Bangos? Dalagang bukid? Meron dito! Aba,
Si Marley itong parating. Ang asawa ni Anton. Sepa! Mag-usap nga tayo. Oh, bakit Marley? Tsaka parang galit ka. Walang di ka. Aray ko! Aba, walang yan ka! Bakit ba ako sinagpal? Oh, eto pa isang... Bakit mo? Ano ba problema mong babae ka? Hoy! Pwede kita ipabarangay sa ginagawa mo. Pwede magpabarangay ka. Para malaman ng buong bayan ang pangangalantari mo sa asawa ko. Oh, alam mo na pala. Oo, alam ko na. Malamdi ka. Kunwari ka pang mabait sa akin, yung palam, may iba kang motibo. Huwag ako at lalakan mo ang asawa mo. Eh, siya naman na lumapit sa akin na. Kasi ayaw na raw niya sa'yo dahil mabaho ka na. Ikaw ang mabaho! Kasing baho ka ng tinda mong isda! Hoy! Ang isda ko, mabango! Kaya binabalikan ng asawa mo. Hindi ka tulad ng isda mo, bilasana, amoy bulok pa! Bulong niyo! Bulong niyo ka talaga! Ewan mo! Tansika ka mo! Ingungod ko tiyan mo ako sa lupo! Di mo magagawa yun! Hayop ka! Tinulak mo ako! Ikaw ba matapang? Eh, ikaw ito munang nanakit! Dapat lang labanan ka! Ha? Akala mo tapos na tayo, ha? Nagkakamali ka! Ang dapat dito sumaktinda mo, ganita! Ita! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sefa, my love, ano nangyari sa'yo? Yun. Bakit may mga kalmutan mukha mo? Yung walang hiya mong asawa. Sinugod ako sa palengke, sinakpan ako. Ginawa niya yun? Oo! Nakikita mo na ang resulta, di ba yan, oh? Pasensya ka na. Hindi ko na sabi sa'yo na bistado na niya tayo. Hindi mo lang tuloy kita nabalaan. Di bale. Nabugbog ko rin naman siya eh. Mas grabe pa nga yung ginawa ko sa kanya. Talaga? Oo. Ilan pa naman yun eh. Huh, mas malakas yata ako. Kaya lang sana, Anton. Hiwalayin mo na yung pindanggang yun. Magsama na tayo. Pag nandito ko na sa akin, ako, tiyak na matatakot na siyang guluhin pa at saktan ako. Mabuti, narito ko na, ate. Oh, bakit, Jason? May nangyari ba? Si Inay, gamutin mo yung mga pasahan niya. Ha? Bakit? Sino bumugbog sa kanya? Sinugod niya at sinaktan si Aling Sepa sa palengke. Ay, Diyos ko naman. Bakit naman ginawa pa ni Inay yun? Nakakaya. Ang kaso, pinatulan siya ni Aling Sepa. Ah. At ang sabi ng mga nakakita, malakas daw si Aling Sepa. Kaya ayun, bugbog sarado ang nanay natin. Sira-sira din ang damit niya nang dumating dito. Gaga! Ay! Rico! Hayop ka! Ako ba sinusuntok mo? Ako nakakaitong niloko niyo! Hindi mo dapat hiniya at sinaktan si Sefa! Ako ang masasaktan niya! Nagtatanggol mo pa? Dahil siya lang mahal ko ngayon! Hindi na ikaw! Walang iyo ako! Nasama mo! Hindi ko na matitiis pa makisama sa'yo! Ayoko na! Lalo ayoko na makisama sa'yo! Maghiwalay na tayo! Magsama kayo ng mga anak mo! Ano ang mangyayari kina Blessy sa paghihiwalay ng kanilang magulang?
mga nagsiganap, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles at ang inyong lingkod. Sa papel na Blessy, Chiquit del Carmen Amor. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod bang kabanata ng kasaysayang ito. Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.